Nais kong pating kayong lahat sa kapistahan ng patron ng ating parokya, si San Ezequiel Moreno. Lubos akong nagpapasalamat sa ating mapagmahal na kura paroko, Padre Dennis Celise, na binigay niyang pagkakataon na makabahagi sa kapistahan ito ng ating parokya. Bagamat nasa pandemya pa rin po tayo dahil di na natatapos ang COVID-19 at maraming lumabas pa ng mga iba't ibang variants, di tumigil ang ating paglilingkod at pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Patuloy pa rin ang ating pagpupugay sa ating Panginoon na Siya ang may akda ng ating buhay. Siya lang nakakaalam kung kailan matatapos ang pandemyang ito. Siguro marami tayong katanungan kung kailan nga ba matatapos ang COVID. Kung titignan po natin at pagnilayan ang ating patron na si San Ezequiel Moreno, siya rin ay nakaranas ng mga pagsubok sa kanyang buhay, lalong-lalo na noong pinadala siya sa Palawan. Noong panahon ay iyon ay grabe rin ang presensya ng malaria, na kahit ngayon ay naranasan pa rin ng mga tao at kinatatakutan ng iba. Tanong nga sa akin noon, bakit ka naman pumayag na ipadala sa Palawan? Galing ka na nga sa Africa, tapos Palawan na naman. Sabi ko na lang, iba ang saya at meaningful ang aking pagkapari. Ito ang sinasabi nila na kayamanan, kung saan ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Parang yung isang talinghaga na nakabaong kayamanan na handang iwanan lahat at ibenta lahat para lang mapasa kanya ang kayamanan iyon. O kaya'y parang yung isang nakabaong kayamanan. Ganito rin ang buhay ni San Ezequiel Moreno. Iniwanan niya ang Espanya, ang kanyang pamilya at lahat-lahat para lang maglingkod sa Diyos. Handang harapin ang mga pagsubok, paghihirap, pasakit at hirap ng buhay para lang pagsilbihan ang Diyos. Ganito ang ipinamalas ni San Ezequiel, kaya nga napagtagumpayan niya ang lahat na ito at siya naging tapat na tagapaglingkod sa Diyos. Isang buwaran at mapagmahal na alagad ng Diyos. Ang kanyang iniisip ay maipalaganap ang mabuting balita, maakay ang bawat isa sa kaharian ng Diyos. Kaya ang simpleng pananampalataya ay lumago, umusbong at lumaki. At ngayon nga ay kumalat ang pananampalataya. Kung tutuusin, dalawa na ang bikaryato ng Palawan. Ang bikaryato ng Puerto Princesa at bikaryato ng Taytay. Ganyan lumago ang pananampalataya at ito ang bunga ng pagtutulungan ng bawat mananampalataya. Sabi nga ni St. John Paul II, St. Ezequiel Moreno, by his life and evangelizing work, is a model for pastors, especially those of Latin America, who under the guidance of the Holy Spirit wish to respond with new zeal, new means, and a new expression to the great challenges which confront the Church of Latin America. Si San Ezequiel Moreno ay isa sa mga founders o tagapagtatag ng Palawan. Kaya kung makakapunta kayo sa Puerto Princesa, Palawan, nakalagay doon sa kanyang estadyo ang karangalan ito. Kung babalikan po natin ang kanyang karanasan, hindi madali ang kanyang buhay sa Palawan. Maraming mga pagsubok, mga paghihirap na kanyang naranasan. At noong kapanahonang iyon, wala pang mga kalsada, kaya ang gamit lang nila ay bangka. Maalala ko noon nung nandoon pa ako at nakikinig sa mga istorya ng buhay ng mga sinaunang misyoner. Wala akong karapatan na magreklamo sa kakapiranggot na hirap na aking nararanasan. Kaya ito rin ang nagbigay daan para mas lalo ko pang ibahagi ang salita ng Diyos.
at bukal sa aking kalooban na walang pasukali. Ang kanyang buhay isang daan at inspirasyon para sa mga nakakabatang mga misyonero. At ito rin ay isang hamon para mas lalong pagbutihin ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang misyong ito ay pag-aari ng Diyos. Tayo lamang ay kanyang mga katiwala. Ibig sabihin, di tayo ang nagmamay-ari. Nakikibahagi lamang tayo sa misyong ito, kaya may mga pagkakataon na minsan ay di ka masaya na para bang walang kabuluhan ang iyong ginagawa. Isipin natin na gawain ito ng Diyos. Gawin lang natin ang ating makakaya at ang Diyos na ang bahala sa iba. Kesa kapistahan ito ng ating parokya, maganda na pagnilayan natin ang ating buhay kung tayo nga ba ay matatawag na mabubuting alagad ng Diyos at pati na rin ang buhay ni San Ezequiel Moreno. Nabagamat na sa pandemya pa rin po tayo, gaano na ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa-tao? Tingnan natin ang ating mga puso kung ito ba ay lumalagab lang pa rin ng pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Na kahit nakakaranas tayo ng pandemya, handa pa rin tayong maglingkod sa Kanya na walang pasubali. Handa pa rin nating ibahagi ang ating buhay, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. At kung napapansin ninyo, kahit na may pandemya, marami pa rin ang handang tumulong. Halimbawa, sa community pantry, ito ay bunga ng pagmamahal sa Diyos. Di mo kayang magbigay kung di ka nagmamahal. Di mo kayang magsakripisyo kung wala kang malasakit sa iyong kapwa. At yan ang ipinakita ni San Ezequiel Moreno sa kanyang buhay. Di niya inisip ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga sa kapistahan ito, ay hilingin po natin ang tulong ni San Ezequiel Moreno upang tayo'y maging tapat at tunay na lingkod ng Diyos. Kaya nga, inaanyayahan ko kayo sa panalangin kay San Ezequiel para sa kagalingan ng mga karamdaman at lalo na sa pandemyang ito. Mapagmahal na Panginoon, sa tulong ni San Ezequiel Moreno, binigyan mo kami ng isang buwaran ng katapangan sa panahon ng pagpapakasakit. Bumabaling ako sa iyo sa oras na ito ng aking buhay para sa kalusugan at kalakasan. Ipagkaloob mo sa pamamagitan ni San Ezequiel na matanggap ang mahiwagang lunas at manumbalik ang sigla ng aming katawan at isipan. Inihahandog rin namin ang panalangin ito para sa lahat ng mga nagdurusa sa kanser at iba pang nakamamatay na karamdaman. Niling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.